every cup, sumando, just coffee in every cup. Coffee for peace, that coffee. Hello ma'am, pwede rin mag-video? Pwede rin. Nabisita mo yung si Bishop Tony, mga advocates for peace. Oh, unya na introduce mi ani sa usa ka focolare. So, gusto mi makadungog sa storyline. Pero before that, basig na amoy lami ko na sa man eh. Carrot, pwede ta isabi or meron kayong matcha? Matcha na lang matcha. Healthy daw matcha mo ha. Green tea. Oh, sige. Ako ang matcha hot. Peanuts. Sige, sige. Garlic peanuts. Kinsa may kuan? Pwede ma-interview gamay. Nara, oh. Hello. Ma-disturb. Si Jody ang tag-iya, no? Gusto may makabalo sa kuan story. Na-introduce mo gumi nga na ay Coffee for Peace. Kami, pwede ra, video? Ako, si Bishop Tony, mga kwan may peace advocates. Actually, nami karun diri sa Davao, gikan may CDO ganyang buntag. Kay, dinami sa Blue Lotus Hotel. Na ay kuan, mga 25 Muslims, 25 Christians. We will sit down and dialogue for peace. Tapos, nag-take lang may chance nga mo bisita ka diyot. Okay, alas 8 pa man ang dinner. Ha? Malapit lang din. Malapit lang, no? Oo. Si Ma'am Joji, kaila doon si Bishop sa kay Bishop Pantuho. Pantuha. Na si Joji dere ron mo, abroad. Hindi na na siya. Sige na lang. Araw na sila ang balay. Layo man balay niya. Sige lang, okay. Nasa mga 15 to 15 minutes to 20 minutes. Pwede ka makuan, bisang gamay lang na story, ang paon sa nagsugod ni. Magka-story ka gamay. Kung ito, please, kay para makadungog si Bishop. Sorry kaya, kuan lang, bisang hangyo ko, bisang 7 minutes. Okay, thank you. Kapi apaan ninduta ni kinsay maka-imagine na kapi apaan. Let's talk over a cup of coffee. Imbis na mag-away, no? Yes, sir. Nice story niya. Oh, yun. Sino bang magaling magkwento? Notice na niyo? Cafe Yapaan. Cafe Yapaan. Paulam ko ha? Okay, sure. No. Cafe Yapaan. Peace. What is Yapaan? No, Cafe Yapaan is Kalinaw. Ah, yeah. Cafe Yapaan. Cafe Yapaan. Very nice. Dito ka ba? Pwede ba? Pwede rin, no? Mag-video dito. Para ma-appeal ako si Bishop. Come on, doon. Kay... kuan, na-interested kay Ming. Napami sa CDO to Davao. Gusto namin mo anhidin. Bahala, tight kayo mong schedule. Kay... Curious kayo ang quest... Ang kuan ba? Ang story, ani. Ang sama yung story, good sa... Kuan. Coffee for Peace, good. Nag-start man sa ano... missionary mo na si... Missionary. Unsa bang religion gani nila? Mennonite Church of Canada po. United Church of Canada. Mennonite Church po. Mennonite Church. Missionary sila, couple missionaries. Filipina si Ma'am Joji. Actually, silang dalawa. Pastor. Pastor Daniel Luis Pantoa. Oh, murag kaila makasaya ba siya? Pastor Dan. Yeah. Pantoa. Siya yung contact ng Canada. Siya po yung owner. Owner. Yung asawa niya yung owner dito ng Coffee for Peace. Tapos siya po sa Peace Builders. Peace Builders. PBCI. Peace Builders. Community. Matagal na ito?
ang Coffee for Peace, yes, matagal na rin siya. Start to, I think, 2008. Okay. I'm not make sure, but I think that's, kasi yan yung start sila dito, yung doon sa first. Ah, second niya siya, nga-branch? Apa. Pero actually, nag-close na yung sa MacArthur. Yun talaga yung pinakauna na... Pinakauna. Na ano, branch ng Coffee for Peace sa MacArthur. Yun na yun. Pero yung nag-start talaga to, yung nag-mission sila dun sa... I think sa Basilan at saka Hulo na part. Yung sa mga... Basilan, Hulo, mga... Tapos... 2008, di rin yung nag-start sila na yun. Unsa may ilang idea sa Coffee for Peace? Actually, ang Coffee for Peace, we have principles for... We have a harmony with... And we have four harmonies. Yung harmonies... Four harmonies. Harmony with Creator, harmony with oneself, harmony with being, and... With being. This one. And harmony with creation. With creation, with being. Harmony with creator. Self, with creator. First, then. Creator, harmony, self, being, and then creation. Yeah, dyan po nagano yung principles ng Tapos sila, di ba, nagtagal din sila sa abroad? I think it's about 20 years na sila din. Sa abroad, oo. Pero nung nag-mission na sila dito, sa Barm area, yun, nakita nila na marami mang kopi dito na ano, so hindi lang na-train ang farmers pa paano i-process ng maigi. Yes. That's why na hanggang nyo yung CEO namin na kasi ni-research niya din na ang Pilipinas pala is one of the exporter before of coffee. Oh. Yes, po, I think mga 1960s or like that. Tapos bigla tayong nawala sa ano, kasi napabayaan ng coffee. Yeah. Tapos mura lang yung bilis sa mga farmers kaya may middleman. Ngayon, tinangat nilang presyo. Tinitrain namin yung farmers paano i-process ng maayos para makapresyo sila ng mataas. Tapos or na, magkaroon sila ng sarili nilang brand. Cafe. Or magkaroon sila ng sarili nilang coffee shop. Yan yung aim sa aim ng Coffee for Peace. Salamat kayo, no? Nindot kayo nga kuan. Oo. Story. So nagsugod Mennonite sila of Canada. Yes, po. Pero Filipino husband, yes, and wife. Yes, po. Tapos nagbakasyon siguro o nagmission diay, nagmission sa Basilan, Hulo. Sa Barm area. Barm area. And then nakita nila ang sitwasyon o ang history nga coffee import exporter sa una na pabayaan. So karon 2008 nagbalik sila o himo sila ng cafe. Ang first cafe katong nasa MacArthur. Na-close na karon. Pero so, aim talaga nun kasi nung nag-visit sila sa mga bawa, di ba, kung magpunta ka sa mga areas na mag-usap-usap kayo, usually ang siniserve yung coffee. Oo, din eh. Tapos nakita ng boss ko dati. Ah, tama no. Ang siniserve sa kanila yung instant. Instant coffee 3-in-1. Or yung mga black Nescafe. Tapos may sarili mong coffee yung ibang magbitbit. Pinupuntahan nila may mga coffee plantation ba. Oo. Kaya ano siya na kailangan mo matrain ang mga farmers para makaproduce tayo ng produce ng ano, masarap na kape to compete pero siya knowledgeable na siya sa coffee o nag-research pa siya, nagtuon pa po? Hindi ko rin sure sir, basta yung naano lang niya kasi sa Canada sila na tama. Almost 20 years yung, 20 years ka yung coffee na inainom nila doon is brood talaga. Brood. Pero wala silang business sa Canada.
ko rin alam. Wala, no? Dito lang talaga. Kaya yung dito, kasi dati hindi pa naman masyado introduce yung brewed coffee sa Pilipinas. Oo, oh, tama. Oh. Usually, ano lang yung 3-in-1. Instant coffee. Mm-hmm. Kung meron na yung mga brewed dati, yung mga ano lang, yung mga... yung mais at saka yung rice na ginagawang sarap-sarap. Oo. Yan yung pinaka... So salamat kay Ma'am Joji, no, o Sir Dan, Pastor Dan. So daghan lang, natabangan sila. Actually, di ba, marami na rin yung na-train na farmers. Yung iba nag-champion ngayon. So only, ano, Cagayan, Davao area lang? Meron niya, tapos lang na-train din sa, ano, Bukidnon, tsaka sa Kalinga. Bukidnon and Kalinga. Yeah, meron din pumunta dito na nag-train from Mindoro. Mindoro, sa Cagayan de Oro kami, Cagayan de Oro na. Mayroon rin coffee shop sa Manila. Ang coffee for peace. Coffee. Wala, pero yung kapatid ni Ate Joji, yun yung may shop sa Manila. Tapos kami yung nagsusupply ng kape. Pero iba ang pangalan, iba ang pangalan. I think ano din sa coffee for peace, meron din. Hindi siya coffee for peace na... na coffee for peace talaga. Mayroon siyang dugtong lang na coffee for peace. Parang partner. Oo, oh, partner. Si Bishop Antongales. May kapatid siya. Na Bishop. Bishop. Marami naman yata yung sila na mga Bishop. Oo, oh, pero si kapatid ba? Kapatid? I mean, pastors pala. Oo, oh, pero kapatid siguro niya si Bishop Antongales. May Bishop. Ako, yung sa PCEC na ano. Kapatid niya yun sa ano, si sa BCEC. Philippine si Alex, si Alex, Bishop Alex, di ba? PCEC. Yung kanina dumating, si Bishop Alex. So yun lang siya. Oops! Hindi pala mabidyohan kayo kasi pag i-move ko yan, nawala yung cha. Okay. Oh, thank you. Matcha. Matcha ni. Dito sir, hindi mo talaga. Diyan masyado ako ano dito. Tagal kasi nag-abroad ka rin. Pabalik-balik. Balik-balik ka lang. Trabaho sa kanya. Saan ka sa dati? Nag-start ako sa kanya 2014 talaga. 2014. Tapos umalis ako. Bumalik naman. Tapos bumalik na naman. Tatlong beses na yata din ako nag-abroad. So, anong personal experience mo dito or nagustuhan mo talaga dito kasi bumabalik ka eh? Bakit mo nagustuhan dito? Kasi silang advocacy system. Aha, nagustuhan hindi mo. Hindi lang kasi ito daw. Hindi lang business. Business. Social business o social enterprise. May mission. Mission. So, masaya ka sa mission na ito? Yes, sir. Very good. Kaya, hindi naman ako pabalik-balik dito mo trabaho kung wala. Taga-asa man dyan ka? Sa Carmen po, sir. Carmen. Davao del Norte. Davao del Norte. Okay. Very good. So kami po, first-timer din eh. So basin pohon, magbalik-balik na. Basta nalas Davao. Hopefully pohon po, ma-meet po naman silang ma'am. I-regard ka lang, Ming, ha? Kanina, nandito sa kanina eh. Kanina, oo. Minsan kasi, ano din yung mga meet, ano nila? Yung schedule. Parang... naka-calendar kasi yung mga schedule na yan. Yeah, no? Oo, very kasi good. Kasi may maraming mga meetings, mga seminars na natin na... Actually, nakita ko siya sa YouTube. Ngayon nag-explain nga siya ito. At may channel ba, Coffee for Peace? Pero about Coffee for Peace na ano ko nakita ko. Siya nga nagsabi na tinanggal yung middleman. Yung income ng farmers, ginawang fair. Tapos yung iba na gusto magkaroon ng sariling cafe, sarili na kafehan, ini-encourage na they will make their own cafe. Pero meron na, no? Meron lang naging nagkaroon. Marami na. Marami na. Then yung aim talaga to compete the other sa whole world. Yes. Para makilala din yung Pilipinas. Kasi dati, nag-export man daw tayo sa research nila. Pero biglang nawala sa mga... Biglang nawala. Tapos ganito din.
may original pa daw na Arabica coffee na nandito sa Philippines. Kasi karamihan ng mga ano coffee in other countries may hybrid na ba because of the hybriding ganun no, crossbreed ganun na iba na. So may isa dang original that can still be found in Davao. May kilala ako na nag-ano din develop ng ay cacao pala yun. Cacao pala yung din sa coffee wala pa pinarinig. Yung hindi pala sa coffee sa cacao pala yun. Kasi ang daming varieties na ano yun. Coffee. Sa Arabica pa lang, nasa 3,000. Oh. Shock, na-shock ko, anak. Ignorante yung Daigot Cafe. Ang Robusta, I think 2,000. 2,000, Robusta. Kasi yung Arabica, mga highlands din sila ba? Mm. Ang kasagaran sa ato, diri yung saman? Usually, yung sa diri, marami na yung Katimor. Katimor po. Katimor yung... Katimor, di ba? Arabica siya, pero yung variety niya... Katimor. Arabica siya. Pero... Yan yung marami ngayon na... tinatanim. Pero meron din mga iba, mga bourbon, mga tipika. Pero usually yung sa bukit lang... nandun yung mga tipika kasi... yung tipika nasa ano yun sila. Yung parang... nasa ilalim ng mga puno. Sa pan ka, no? Cagayan de Oro, mag-open ka si Ma'am, Idigan. Naitano. Mayroon na marami ng mga ano doon. Adagin ng cafe. Pero malayo na sa base niyo, no? Ni Ma'am, no? Kasi kailangan din niyang ma-manage. Ikaw, anong role mo dito? Ako yung in charge niyo, sir. Dito sa operation. In charge ka sa operation. Si Ma'am, ano lang, mag-oversee. Ngayon, sa mga farmers na nakapokus. Ah, farmers. Kasi titrain sila na ulit. Sa... sige ang training. Napoy mga mga machines, no? Sa Sulu or Basilan ito. Sulu kasi meron mga kapatihan doon sa Sulu. Sulu at saka... sa Sulu po. So barman ang focus niya. Sa Lanao, doon pag ito makuha sa Lanao ng kapit. Lanao. Lanao Norte or Sur siguro? Balabagan. Amay Manabilang po. Ah, Bilal? Amay Manabilang. Amay Manabilang. Alam mo yun? Malapit sa Wao. Ah, Amay Manabilang. Hindi pa ako nakapunta doon, pero doon kumikapunta. Oh, Wao. Source namin sa kape. Norte na yan, Lanao Norte, Wao. Lanao del Sur. Lanao del Sur, okay. Very good. Mm-hmm. So, salamat kayo ha kung kwan. Unsay busy pa ba ka? Unsay ngalan to nimo? Joe Sir Joe. Joe si Joe si Rex si Bishop Tony. Hey, Carmen. Oh, Carmen. Dobe del Norte lang po sir. So, okay na to. Salamat kayo. Oh. Regards kay Ma'am ha. Ay, sige. Bisita taga Cagayan de Oro si Bishop Tony Ledesma. Ako po si Father Rex. Na mag-meeting ron. Kaya Christian Muslims meeting. Dere, unya actually ang topic po barm. Sa barn para sa kalinaw sa barn kukasali yung mga Protestant bishops naapod sila din eh mga bishops nila sa Protestant sa PCEC si Bishop Pantuha sa PCEC si ano? Baka darating baka darating din so sa pangalan doon mo? Sa Joe Sir Joe Joe, J-O-E J-O-E J-O lang o J-O-E? J-O-E Joey, Joe. Salamat kayo. Thank you. Salamat sa inyong time. Good, no? Alright, pwede na. Coffee for peace.